Hi guys, for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung ano ang Litokala Smart Universal Charger. But bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, and sa mga nagsubscribe na po, thank you for your support po. So, simulan na natin. So, ano ba talaga tong Litokala Smart Universal Charger? So, bago tayo magsimula, buksan muna natin to. So, ito yung Litokala Smart Universal Charger. Litokala Engineer Model Lee 500. May kasama siyang ito. Cigarette car charger. Na pwede mo i-connect sa sasakyan nyo. At ito, may kasama rin siyang power supply. So, nakalagay dito 12 volts, 2 amps. So, kung wala kayong ganito, pwede kayo gumamit ng any power supply na may 12 volts, 2 amps na rating. So, may kasama siyang manual, guys. Ito yun. So, ano po ba talagang ginagawa nitong Litokala 500? So, kaya po niyang mag-discharge at mag-charge ng battery. Discharge para matest natin yung capacity ng battery natin. So, yung charge output po niya, meron po siyang 300 milliamps, 500 milliamps, 700 at 1 amps. Tapos itong Litokala 500, pwede nyo po gamitin sa nickel cadmium na battery sa 18650 na battery tulad nito. O kaya itong kahit ganito kaliit na battery, pwede nyo rin po siya i-charge o i-discharge para matest nyo yung capacity. Kaso nga lang, hindi siya compatible sa ganitong klase ng battery, 32650. Kung gusto nyo po malaman yung capacity nito, pwede po kayo gumamit na itong ganito. Ang tawag dito, ZB2L3. So, meron po akong another video about dito, kung tutorial about dito, kung paano i-test ang capacity ng ganitong klase na battery. Hindi rin siya kasya dito sa Litokala charger natin. At saka dito sa likod may mga lista ng mga batteries na compatible sa Litokala. At ang 32650 hindi siya kasama, so hindi siya compatible para dito. So po dito ay gumamit ng ibang capacity tester tulad nito. Ang isa pang maganda dito sa Litokala, pwede nyo po siyang gamitin charger ng cellphone nyo. Meron siya ditong 5 volt output. Yan, na pwede nyo i-connect sa cellphone nyo. So, pag-plug mo ng power supply dito sa DC 12 volts. Yan, yan ang unang lalabas. Sa display, nakalagay null. So, kapag nilagay mo na yung battery, for example, ito 18650, tsaka nga pala guys, ito may reverse polarity protection. So, kung for example, mali yung pagkakalagay nyo ng polarity or baliktad yung pagkakalagay nyo ng battery, hindi ito masisira. Kasi may reverse polarity protection siya. Tulad nito, mahirap malaman kung asan yung positive tsaka negative kasi wala nakalagay. Meron din tong apat na battery holder. So, pwede kayong maglagay dito ng apat na battery ng sabay-sabay. Lagyan na natin yung 18650 na battery. Tsaka binili ko talaga to para dito sa ganitong klase ng battery. So, pagkalagay, yan agad ang lalabas sa display. Ayan guys, pagkatapos nyo po ilagay yung battery, dito sa left side may nakikita kayong nag-i-blink. May tatlong mode ang Litokala: charge, fastest, at northest. So dito sa display, ito yung voltage ng battery natin. Tapos dito naman makikita yung capacity. Ito naman yung running time. Dito sa left side, dito yung makikita yung tatlong klase ng mode: charge, fastest, normal mode or normal test. Tapos dito naman itong MR, hindi po yan mister. So yan yung internal resistance ng battery natin. Tapos dito naman sa right side ng display, dito natin makikita yung current ng Litokala na binibigay sa battery. Yung charge current at saka yung discharge current. So kung magdi-discharge po tayo,
according sa manual, kung pipiliin mo ay 300 or 500 milliamps, papakita ko po sa inyo. Ayan, kung pipiliin po natin ay 300 or 500 milliamps, ang discharge current po niya ay 250. So kung pipiliin naman natin 700 at or 1000 milliamps, discharge current po niya ay 500. So dalawa lang yung current ng discharge. Kung gusto niyo lang i-charge yung battery niyo, i-set niyo lang sa charge mode. Ayan. After 8 seconds, hihinto na siya mag-blink. Kusa na siyang mag-charge. So ibig sabihin no, nag-charge na yung battery mo. Ayan. So nag-charge na siya. Dito naman sa right side ng display, ito naman yung current. So pwede kayong pumili ng 300 milliamps, 500 milliamps, 700 milliamps at 1 amp. So habang nag-blink ito, pwede nyo na siya change yung current. Kasi kapag huminto na siya mag-blink, hindi nyo na siya pwede i-set. So dapat within 8 seconds, ma-change nyo na yung settings. Tapos kapag hindi na siya nag-blink, i-hold nyo lang ng matagal yung mode. Tapos mag-blink na siya ulit. Pwede nyo na i-set ulit yung current ng Litokala. So dito naman sa fast test guys, ang ginagawa ng Litokala, dini-discharge niya muna yung battery mo. Tapos pag na-discharge niya, i-charge niya yung battery. Tapos dun na siya kukuha ng data about sa capacity ng battery mo. So pagkatapos nito mag-discharge guys, i-charge niya yung battery mo. Tapos dun na siya magsisimula mag-test ng capacity ng battery. So dito naman sa NOR test guys, or normal test, ang ginagawa ng Litokala, dini-discharge niya yung battery para malaman yung capacity. So bago niya i-discharge, i-full charge niya muna ito. Yan. I-full charge niya yan. Pag full charge niya, dun na niya i-discharge. At pagkatapos ma-discharge, dun natin malalaman yung actual capacity ng battery natin. So ayan guys, i-try natin i-test tong tatlong 18650 na battery. According sa nabilhan ko nito, yung capacity nito ay 3,000 mAh. Para i-test ito, ilo-long press nyo lang yung mode. I-change nyo yung setting to normal test. Tapos habang nag-blink ito, i-change nyo na rin yung current. So ilalagay ko dito 1 amps. So hindi ibig sabihin na 1 amps na, 1 amps na yung i-discharge nya. Kung pipiliin nyo 1 amp or 700 milliamps, ang i-discharge current nya ay 500 milliamps. So ayan, antayin lang natin to siya guys. Tapos balikan lang natin to siya mamaya maya. Check natin yung full capacity ng battery natin. See you guys. Hi again guys, I'm back. So after 6 hours running time, ito na po yung capacity ng mga cells natin. So ayan, makikita nyo po dyan sa display. So legit po yung nabilang ko po nito, meron po 3,000 mAh capacity. Dinagdagan ko na rin ng isang battery para sulit. So yun lang guys, thanks for watching. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to kahit papaano. So don't forget to subscribe and like and share my videos. Thanks for watching guys and God bless.